Hallo, mein Kinder, hallo, ich mache eine neue heute Pläne, ich meine mit Bienen-Tikapation, so. Oh, ich habe einen Tag, ich mache Buai-Buai. Ich mache Zinieren, Langna, Popfusing-Ating, ich hatte Lackei, die zu so mache Blakokasse. Alam naman natin meron tayong mga problema. Problema sa pamilya, lipunan, bansa natin. Kung hindi problema sa buong mundo, alam naman natin yan pa. So, hindi naman pwede sabihin natin ba tayo mapabadala. Kasi paano tayong makapabigay ng solusyon kung isikip lang natin. Halimbawa, kung nag-aaral ka, kung hindi ka nakakapasa sa isang subject, ibig sabihin ba na hindi ka na mag-check ulit? Hindi, kung bagsak ka talaga, babalik ka talaga sa pag-aaral ng subject na yan. Ganyan din ang life na kung may problema tayo, dapat harapin natin. Meron kasi iba dyan na kung natatrabaho at yung personal life nila ay makaiba. Okay, makaiba. Kasi para po sa kanila na hindi naman pwede kung may problema ko sa personal life ko at masaya ako sa trabaho ko. Kung dadalhin ko yung trabaho ko, yung problema sa personal life ko ay ang mangyayari, yan ay masisira yung trabaho ko. Maka-focus ako, diba? Mga basic din yan sa mga nasisimula pa lang sa relasyon. Yung mga baguhan sa pag-ibig, yung mga first love, kung nakikita nila ang mga jowa nila, maibang kasama nasisilos agad. Kung may sabaw ka na apektuhan, hindi na makakain. Sure, kung iwalayan ka, ganun. So, ang ibig ko po sabihin dito ay, kung may problema po tayo ay harapin natin. Harapin paano? Paano at siya paano na pamamagitan na pamaraan na kailangan harapin natin ang problema. Siya pamamagitan po yan ang dasal. Dasal lang po ang kailangan para maano natin ang problema, para mabigyan natin ng solusyon. Alam nyo ba guys, kung magdasal tayo sa Panginoon, Ang gaan ng piling para ang piling mo ay nakakausap mo talaga si God. Actually, kung nadadasal ka, you are connecting with God. Nag-uusap talaga kayo ni God at alam ni God ang mga hindi mo ba masasabi sa dasal mo, alam ni God? Kasi po, siya po ang kreator natin. Siya po ang nabibigay buhay sa atin. Alam niya, mababasa niya lahat kung ano ang problema natin. Alam niya kung paano niya solusyonan ang problema natin. So, tiwala lang, dasal lang tayo sa kanya. Huwag tayo mag
ang madawa, nagkalimutan ko na si bebe. Ma, may na. Wala may na ang loob. May na ang loob. Tama ba yung term ko? Wala may na ang loob. Kasi, ako, kasi ng tao, ikaw, o ikaw ngayon na, nanonood kay sino. Kung meron siyang malaking problema kasi, madali kasi tayong sumuko. Yan. Problema na, pero yan po ang pinakamalaking problema ang madaling sumuko. Guys, ano, keep in faith. Kung nadadasal ka o kung nadadasal ka, dapat samahan mo yung faith. Diba? Kung may paniniwala ka na sa pagdadasal mo ay si God ang kausap mo. Guys, believe me. Tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya dahil alam ni God may paniniwala ka sa kanya. Keep in faith. Kahit ano pa yung malaking problema na yan. Keep in faith. Masusulutunan talaga yan ni God. Kasi sa mga buhay natin ngayon, karamihan na doon, dito, andyan, makakarinig tayo ng mga negative thinking na minsan dahil sa problema nila, nakakalimutan na ang salita ng Panginoon na nandyan ang Panginoon. So, nakakalimutan nila yung kumaproblema. Hindi nila alam yung problem pala is a trial. Trial na binigay sa atin ni God para palagi po tayo matatag sa anumanan mo ng buhay. So, paano tayo maging matatag kung wala tayong problema? Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod mga video ko. Ngayon, focus lang po tayo. Pray pa. At kung mapipray tayo, ay dapat meron tayong faith sa kanya. Dapat meron tayong faith sa kanya. Kung wala tayong faith, alam na natin yun. Hindi tayo maniniwala kung wala tayong faith. Kakayayan ko ng bibinta yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo na alam mo sino yung kaibigan mo o tinatawag natin best friend mo. Kung ibibintahan ka niya ng isang produkto, bibilin mo kasi kilala mo na siya. Pero kung may nang bibinta sa'yo na hindi mo kilala, madami kang tanong. Madami kang tanong. O, ganyan din. Through faith, makilala natin ang Panginoon. Through faith, basta maniniwala lang tayo sa kanya.